Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po kami ay nagbabalik dito po sa Real Talk, isa po sa ating programa na talagang maririnig ninyo mula sa mga tunay na tao, ang kanilang mga tunay na karanasan at papaano po nila ito talagang pinagtatagumpayan. Kaya ngayong umagang ito, mag-ready po tayo sa mga kaka-tune in lamang po ngayon. Ako po si Heather Tejada Orias at nais po nating batiin ang lahat po na nakikinig at nanonood po ngayong umagang ito si Miss Elaine Langbid, Mario Berueda, good morning po sa inyo. At syempre ngayong umagang ito, nais po nating talagang batiin ngayon ang Jimena family. Dahil po ang ating guest ngayon talaga ang most eligible bachelor na kilala ko po ngayon, Dashing Debonair. Let's all welcome Mr. Mitch Jimena. Hi Heather, morning. Good morning Kuya. O diba, kitang-kita naman po talaga natin ngayon si Kuya Mitch. Alam niyo po, maliban po sa pagkakakilala natin Kuya Mitch, bata pa lang po ako noon, high school pa lang po ako noon, talagang hinahangaan ko po siya sa kanya pong pagtugtog po ng kanyang piano, ng kanyang keyboard. Talagang grabe po ang kanyang talent po when it comes to music. And at the same time, I have known him as one of the best youth leaders po, hindi lamang po sa simbahan, kundi sa community. Kaya ngayon po, to give a background po of himself, of his family, of his job, of his ministry, I will give time po ngayon kay Kuya Mitch Jimena. Okay, good morning po sa inyo lahat. I'm Michelle Acosta Jimena. I'm 20 years old. I'm working right now sa Inspire Studios. I'm the general manager for Inspire Studios Philippines. This is part of the Yuho Dynasty Group, which I am also an executive. What else? Our businesses would include the restaurants. Wow. We have construction, and the biggest is this, the movie. So in the family, we are four. I have a brother. His name is John. He's an electrical engineer. And may asawa siya si Yogi with tatlong Marias. So that's Sammy, Jean, and Cassie. So with me right now is my mom. My dad already passed away. Wow. So I think interested din kami maliban po sa topic natin ngayon. Ang topic po natin ngayong umagang ito ay anumang sigalot ang tunay na nagmamahal ay hindi nakakalimot. How do families who lost their loved ones cope up with the times of grieving? Pero Kuya Mitch, bigyan niyo muna tayo ng time. Ano po ba yung Inspire Studios? Okay, Inspire Studios, this is a company that is owned by a Filipino that is Hollywood based. Wow. So we are actually making movies, not local, not to be released locally, but this is following the Hollywood standard of movie making. And this is owned by Mr. Francis Laraho. Mm-hmm. And right now we're in the process of doing movies. Wow. Ano po yung mga movies po ngayon na naka-line up? The first movie is called The Freedom Fighters. Mm-hmm. And then the second movie is about Palawan, the wow. Plaza Cortel. Mm-hmm. So yan. So kahit COVID ngayon, our consultants are working wow. with the script, you know, mm-hmm. trying to get actors and directors for the movie. Wow, isa po itong kaabang-abang, no po. Talagang dito po kasi sa Palawan, talagang hindi pa ganun ka-boom yung movie industry. But yet, there are brave people ngayon dito sa Palawan, headed by Mr. Francis Laraho, and wherein Kuya Mitch is the general manager of that company, Inspire Studios. They are making a movie about Palawan entitled... Palawan Last Man Out. That's a yun. Working title. Palawan, the last man out. So, mga kapo Palawenyo, ngayon pa lang ako isa na sa excited na mapanood itong movie na ito kasi it's not every day na merong movie about Palawan. Yes, yes, yes. But, ito po kaya ako po natanong po yun kasi si Kuya Mitch po talaga ay isa sa mga talagang tinitingala nating leader dito. Maliban po sa pagiging general manager po ng Inspire Studios, he also have a network of men, both young and old. Kaya Kuya Mitch, pakibati naman po yung network po okay, na. Okay, yung aking network. Yung aking Asher tribe, salamat sa inyong panunood ngayong umaga. I pray that, interact tayo ng masaya. Yes. Tune in sa inyong mga Facebook account. Correct. At isa pang magandang ginagawa ngayon nila, Kuya Mitch, dahil nga hindi kami pwede magtipon-tipon, meron silang online pa-contest, hindi ba Kuya Mitch? Oo. May online pa-contest kami, so this is done every night. Uh-huh. Masaya to, may mga bring me, tapos wow. may mga may sasayaw, uh-huh. tapos may magko-costume, muna maka-costume ng Superman.
funny talaga. So may mga quizzes naman kami. And all the prizes are given by the leaders of my network. So sila nagko-contribute. Sometimes they would contribute cash. Wow. May mga brand new na damit. Mm-hmm. May noodles, may milk tea, etc. May bigas. So, paano ba maging member po niyang network na yan, Kuya Mitch? Ano lang kayo? Hello. Mag-hi-hello lang kayo sa amin sa Facebook. Uh-huh. Look for my name, Mitchell Acosta Jimena. And then, sa mga, sir, can I be a part of your team? And then, you're on. So, pero, mabilis. Pwede po ba yun sa mga kababaihan din? So far, para lang po sa kalalakihan. Okay. So, alam niyo po si Kuya Mitchell, like, isa sa mga kilala nating tao na mga masayahin. Pero merong dumating talaga pong pagsubok sa kanilang buhay na isasalaysay niya po ngayon na talagang, I know for sure that all of us ay makakaranas po nito o nakaranas na po nito. So, Kuya Mitch, give us that story. Well, this is about my dad. Ang my dad is really a happy person. Mm-hmm. Happy and silent person. He is so independent. Ayaw niya na tinutulungan namin siya. Like, for example, makailangan sa bahay ng mantika, nakatira kami sa liblib na puok, di ba? So, pagbibili ka lang ng mantika, it would take you a while para makabili ng mantika. Magta-tricycle ka bago ka makapunta sa drugman or sa palengke. So, kahit na matanda na siya, ganun yung naging routine niya. 70 years old, hanggang sa naging 80 years old siya, ganun siya. So, hindi siya sanay na ina-assist namin siya. Mm-hmm. Kahit na sa internet, di ba? Wow. Pag, anak, ano ba yung email? Kasi may friend ako na may email. Ano ba yung email address? Mm-hmm. Tapos, mamalay-malaya namin, nasa shop na siya. Uh-huh. Tapos, nagpapa-assist siya dun sa mga tao-tao dun. So, even yung mga ganun mga bagay, hindi siya nagpapa-assist sa amin. So, my dad is very independent. Pero, There came a time, no, that was like 4 years ago when I started to notice na my dad is getting weaker. Mm-hmm. Kasi nakukuba na siya, hindi niya na ma-straight yung katawan niya eh. Ilang taon po siya nung time po na yun? That was, I think he's 77 or 78. Wow! Ganyan. So, mm-hmm. pag sumasakay siya sa sasakyan ko, hirap na din talaga siya. Mm-hmm. Tapos, pupunta kami sa church. Bababa siya ng kotse. It would take a while bago siya makalabas. Mm-hmm. And then, pag maglalakad papasok sa Coliseum, ang tagal talaga. As in, pag normal kang maglalakad, may iwan mo talaga siya. Yeah. Sobrang slow motion na siya. And then that time, it came to my mind. Sabi ko, I felt like the curtains are starting to, you know, to roll. Mm-hmm. Close sa life ng tatay ko. Parang, he's nearing the end of his life. So then, I started to ponder upon many things about life. Kasi ako, I also came face to face with death eh. Yeah. Diba? I had a cancer, I had a leukemia. Mm-hmm. So parang kahit pa paano, parang that moment, when I was still young, I was prepared to die already. Mm-hmm. I was prepared. Ilang taon ka po nun, Kuya Mitch? 8 years old. Oh, wow. Yeah. So, yun yung nilalabanan ko yung kamatayan na alam ko I cannot stand kasi nahihilo ka kasi mababa yung red blood mo eh. So, hindi ka talaga makatayo. Pag tumingin ka sa salamin, mukha kang patay. Sobrang mong puti. Ang ginagawa ko, hinihintay ko sa umaga na yung araw ay lumabas. At pag hapon naman, yung araw lumubog. And then, pag tanghali, so I was, doon ako sa bed. So, more or less, I know how it is to face death and how to fight death. Mm-hmm. Para mapasaya ko yung mga parents ko, magkukrawl ako hanggang sa sala. Oh, wow. Sa labas ako sa kortina, sasayaw ako ng mga 10 seconds. Mm-hmm. Tapos paglabas ko ng kortina, pagpasok ko ng kortina, babagsak ako eh. Oh. Just to make them feel happy and you know that their son is surviving, fighting. Mm-hmm. And then so, when my dad came to that point na he was like getting weaker, sabi ko parang ito na. When I was young, para kasing ano eh, when you look at your parents very strong, si Papa tennis player, champion siya ng tennis. Wow. And he's a table tennis champion as well. Mm-hmm. So pag nakikita ko siya, hindi siya wala rin siyang bisyo. He doesn't drink alcohol, he doesn't smoke. He sleeps early. My mom is the same, you know, they're healthy people. And then, wala akong idea ng death at all muna. Parang,
when I look at my parents, parang wow, amazing. Mm-hmm. Yung parang hindi sumasagi sa isip mo na one day they will die, they will pass away, they will leave you behind. Mm-hmm. Di ba? Walang ganong idea sa akin before. But I praise God during that day, yung 78 years old yung dad ko, yung lumalakad siya sa Coliseum, then pumasok siya sa isang pinto eh, sa likod ng Coliseum. Uh-huh. Then sa dulo nun, may light na malakas. So dun dumadaan yung tatay ko. So alam mo yung papunta sa langit, yung parang ganun yung itsura. Sa mga movies. Parang sa movies. Mm-hmm. So, ang tagal ko bago pumasok ng Coliseum, I was looking at my dad and he was walking down the aisle bago siya lumiko pa kaliwa, papasok dun sa loob ng Coliseum. Uh-huh. Talagang tagal kong napaisip. Inalam ko nga yung picture na yun kasi pinicturean ko talaga yun. Eh. Mm-hmm. Pinicturean ko yun eh. Ayun, napaisip ako. So what should I do? Mm-hmm. How do I prepare myself? So, nung time ba na yun, Kuya Mitch, kasi syempre bilang panganay na anak, talagang ramdam mo at naobserbahan mo po na parang si Ninong, si Tito Sam ay talaga nanghihina na. So, napag-usapan niyo po ba itong magkapatid? Anong gagawin natin if ever nakukunin siya ni Lord? Hindi namin napag-usapan yun. Mm-hmm. But ako, I prepared myself. Preparation ang ginawa po ninyo? Unang-una, practical. So, kumuha ako ng Loyola. Mm-hmm. Kumuha ako ng St. Peter. Mm-hmm. Lahat yun, pin-repair ko. Actually, kinuha akong St. Peter, tatlo. Agad. So, yung libingan, kumuha ako. So, that one, okay na yun. So, mm-hmm. And then, I started to prepare myself. Ang ginagawa ko niyan, emotionally, pinapalakas ko yung sarili ko. Mm-hmm. Na sinong mag-stand when that time comes. Mm-hmm. Tapos, I would talk to my dad. Sinasadya ko talagang kausapin siya. Kasi hindi talaga siya although madaldal yung tatay ko, pero pag alam niyang busy yung mga anak niya, doon lang siya sa isang side. He would just read. Wow. Writer din kasi siya. Amazing. Magbabasa siya ng dyaryo, back-to-back. Mm-hmm. Magbabasa siya ng libro, back-to-back. And then, every day, he would write a journal. Mm-hmm. So, yun lang ginagawa niya. So, ako, kinakausap ko talaga siya. Pa, kumusta na yung mga experience mo when you were young? Paano kayo napunta sa Palawan ni Mama as a missionary? Mm-hmm. Ano yung mga experiences mo? Yan, ang dami niyang kwento kahit magkwentuhan kayo buong araw. Mm-hmm. I would take time. And then, nilalabas ko siya. Mm-hmm. Kaya kami sa McDonald's. May mga selfie kami, dalawa lang kami. Sa kotse. Kaya kami sa McDonald's, selfie tayo. Because I know, parang deep inside me, behind my mind, I know na if I won't do this, I might miss this. Right. I might miss these things, you know. Kasi tumatanda na tayo, sobrang busy na natin. Tama. Sana kung staff ka lang ng opisina, uh-huh. You're given a big role in the office that you need to be responsible. And sometimes, you tend to forget your family. Mm-hmm. Parang, okay. Set aside muna. Diba maraming ganun sa atin? Mm-hmm. I think we just set aside people, our families, sometimes suffer from our careers as individuals. Right. In pursuit of our career, we leave our families, di ba? And then suddenly, we just wake up, nasa hospital na lang. Right. 3 days to live. Parang ako, I had that thing in my mind. Sabi ko, I don't want to miss this. Mm-hmm. And there was one Christmas na yung bakasyon ng Pasko na yan. Wala kaming ginawa ng tatay ko, kundi picturean ko siya. Uh-huh. Kasi hindi talaga siya marunong umiti sa camera. Serious. Matatawa ka talaga. Pag umiti siya, yung parang alam mo, hinila ng sinulid yung dito niya. Oo. Kasi pinipilit niya. So ako, tawa ako ng tawa. Pag napahagal pa kami ng tawa, dun ko siya napipicturan. Uh-huh. Natatawa na siya sa akin eh. Mm-hmm. So yun yung nilagay ko sa kanyang kabaong. Mm-hmm. Yung picture na yun. Ang daming picture, series of photos na kinukunan ko talaga siya. So marami kaming moments na gano'n ng dad ko. And ano pa ba? So, curious lang po kami kasi talagang, hindi alam nyo ba sa lahat ng ating po nakikinig ngayon, hindi natin nakakitaan talaga si Kuya Mitch nor his family during the times na na-hospital na si Tito Sam na sila ay nalungkot or nagalit or nagtampo. Wala po kaming nakitang ganun. How did you handle that very tough time when Tito Sam was already there at the hospital? Actually, di siya na hospital. He died in the house. Oh.
Yes. So ano, paano niyo po inalagaan sa bahay? Paano kung kinakailangan ng opo? Matindi yung pag-aalaga ng matanda na kasi what happened to him? Hindi siya, wala siyang sakit eh. Mm-hmm. Na bedridden siya kasi natumba siya. Mm-hmm. Sa mahilig kasi magwalis eh. Oo. Yung buong lawn namin na yun, winawalis niya yun every morning and every night. Wow. Sobrang linis nung aming ano. Amazing. Kaya hindi niya nakaya. Natutungkod na siya nun ha. Mm-hmm. Winawalis niya yun, natumba siya. Then, major pala yung pagkatumba niya, na fracture, hindi na siya makatayo, hindi siya makalakad, wala na siya at all. Hindi mo na siya, hindi talaga siya, wala na siyang, mm-hmm. yung kanyang lower extremities, wala na. Oo. So, bali na yun, na bali, yung kanyang somewhere here. Oo. Kasi hindi siya nag-hospitalize. Okay. Hindi siya nagpapunta sa hospital. Sa bahay lang talaga. Steve, so kayo po talaga ang nag-alaga? Kayo ang naging ano, talagang medical practitioners noon? Si mama talaga. Mm-hmm. Grabe, magpapalit ka ng diaper, mm-hmm. paliguan mo siya sa bed, papalit ka ng bedding, so palitan mo siya ng damit. Actually, isang araw, hindi lang once magpapalit ng diaper. Yes. Mga 3 times. Mm-hmm. Ang hirap noon. So, ang bigat pa ng tatay ko. Wala kaming katulong. Mm-hmm. So how did you manage po with all the responsibilities that you have? Paano niyo po, kasi kanina sinasabi niyo na you would like to spend time with your dad. And nung time na yun talagang nangyari kay Tito Sam na hindi na siya makagalaw at siya ay nasa nakahiga na lamang. Paano niyo po minamanage lahat ng responsibilities niyo sa trabaho, sa network, sa family? Teamwork naman. Mm-hmm. My mom, my brother at saka ako. Si mga bata. Uh-oh. Tulung-tulungan kami talaga. So, ganun lang, everyday, routine, mm-hmm. routine. Ako, ang pasok ko kasi hanggang alas 6, minsan, tapos, I have a ministry in the church. Mm-hmm. Monday, I would go home by 11 p.m. Tuesdays, the same. Uh-huh. Wednesdays, the same. Thursday and Friday, I'm a little bit free. Saturday, I'm busy again, and Sunday. Mm-hmm. So, ganun. Si Papa, nilagay namin siya sa sala. Okay. So, nilagay kami ng bed doon. So, nakikita niya kami lagi. Mm-hmm. So, ang laging tinatawag niya sa akin, Mitch, vitamins. Uh-oh. So, kukuha ko lagi ng vitamin, uh-huh. vitamin C na chewable. Uh-oh. Kasi dadrop ko yun sa bibig niya. Mm-hmm. So, yun lagi, plak! Tapos, after nun, ingin na naman siya ng vitamin C. Mm-hmm. So, ganun lagi siya. Tapos, pag galing ko ng office or pag galing ako ng travel, kinikwento ko sa kanya. Kinikwento ko sa kanya lagi. Uupo ako doon pag umaga bago ako papasok ng office. Or pagdating ko ng office, uupo ako dun sa tabi niya, magkwentuhan lang kami. Mm-hmm. Yan, ganun. So, nung time po na talagang malapit na talaga siyang kunin ni Lord, mm-hmm. what were the ano po mga words po ni Tito Sam po sa inyo? Actually, mga bilin. Yeah. Wala siyang bilin-bilin eh. Kasi si Papa hindi nagpahayag ng pain sa amin. Wow. But, 5 months before he died. 5 months, 6 months before he died. Mm-hmm. I-check up namin siya. And then, sabi ng doctor, may possible na bone cancer. Oh, wow. That's very painful. Yeah, I know. That's mm-hmm. the most painful daw yes. na cancer. And, hindi namin sinabi sa kanya yon. Mm-hmm. Pero I knew he's suffering. I so can painful. See the pain in his eyes, in his voice, mm-hmm. I can hear that. You know, pag dinaanan mo siya na he's in pain, he would just close his eyes and mm-hmm. then parang nagpipray pero nanginginig. Oh, wow. Tagang parang tinitiis niya. Matataranta ka. Mm-hmm. So, nanginginig si Papa, what's happening? Tapos mumulat siya, mag-smile. Mm-hmm. Sabi ko, parang taliwas sa yung physical niya, sa kanyang mukha, sa pinapakita niya sa amin. So, matatanggal yung worry mo. Mm-hmm. Matatanggal yung worry mo. Until the last breath, ganun si Papa. Mm-hmm. Talagang pinakita niya po how strong na, mga anak, okay lang ako. Yeah. He doesn't want you na mag-worry mm-hmm. or mag-stop yung normal na daily routine. So yeah. talagang tinitiis siya nung time na yun. Hindi ka niya ba tinanong na, Mitch, hindi ka ba mag-aasawa? Yung ganun. Ano yan eh, when birthday ko, October 9, di ba? Yes. Very memorable tong birthday ko na to eh. Kasi... Mm-hmm. Yung gabi, we were celebrating. Hindi niya makain yung mga pagkain. Mm-hmm. Pa-pray for me. Uh-huh. Doon ako sa bed niya, yumuko ako doon. I saw that photo. Yeah. Apo. Pinag-pray niya ako.
amazing, no? Your dad, your father is dying, and then the best gift that he can give you that moment is a prayer. Ay, yung pinag-pray niya ako, parang amazing, amazing yung prayer. Yung parang remember yung si Moses, si Isaac, how they were prayed over by Abraham, by their father. Diba? Amazing. Ramdam ko yun, yung pagpatong niya ng kamay niya sa ulo ko na malamig. Oo. And yun. Hindi siya nag-hesitate pag sabi ko, pag-pray mo ako, tara. Amazing. Amazing po. So, napakaiksi ng ating oras, pero ang dami po nating nakita dun sa buhay po ni Kuya Mitch. At lalong-lalo po sa story po ni Tito Sam. One thing that is remarkable po sa akin is that even though that Tito Sam during that time was in so much pain, and of course, sila Kuya Mitch that time was also thinking, paano ba natin ito gagawin? And I know marami po sa ating nakikinig ngayon at nanonood na nakakaranas din ng ganito klaseng stage ng buhay nila, Kuya Mitch. Ano ba yung mga pwede nating ipayo sa kanila? Ano ba yung advices natin sa kanila ngayon dun sa mga nakaranas at nakakaranas po ngayon ng ganitong stage sa buhay nila? I think it's very important to accept death as you accept life. It's very important na alamin mo yung proseso ng buhay na one day, we will all die. No one will live forever. Ako, I have accepted that fact na someday we will all die. Kanina nga, pagising ko, I just had this realization. I was like, ooh, so I'm getting old. One day I'll be facing death face to face. So I go, one day I'll be the one on that bed. I'll be drinking so much medicines. I'll be operated. I don't know what's gonna happen to me. But so I realized, ooh, one day, I'm getting closer to those moments. Pero kung sana mag-rapture bago mangyari yung mga bagay na yun. So, na-realize ko yun. And I accepted that fact. I think acceptance is very important. Marami sa atin, we don't accept death of a loved one, of someone. Even, yung iba nga, hindi death ang hindi natin ma-accept eh. Yung just the fact of somebody leaving us behind, hindi natin ma-accept. Acceptance is very important for you to move on life. Or else you will destroy yourself. If you don't accept these things, you know, mag-stop ka sa ordinary na ginagawa mo, sa ordinary routines na ginagawa mo, and then you stop dreaming about the best things that God can do to you. And then you don't get inspired anymore. So you lose the will to live. And when you don't accept things, a lot of things really come into place. And your inspiration is replaced by depression. Diba? Your happiness is replaced by sadness. And sa akin, I don't want to trade off my happiness into not accepting the realities of life. And so sa akin, very important yung tanggapin mo as a human being. And then, baka, hindi lang baka eh. I think, merong mas magandang mangyari sa iyo after death of a loved one. Wow. Just accept it. Yeah, so Kuya Mitch, how do you, paano po ngayon si Mami Virgie? So how do you help her also? Because for sure, very sure, more than 200-300% that she misses talaga si Tito Sam. Well, si Mama, after si Papa namatay December 19, and then January, my mom had a serious condition. And she was operated sa lungs. Because she had problems sa liver, about to be operated sa liver, and then she had hypertension, and she had series of heart attacks. Oh wow! And the doctor was telling us that's just recently, di po? Recently, oh. Sabi ng doctor, tanggapin nyo na, your mom might pass anytime. She might die anytime. Sinabi ng kapatid ko sa akin na sa network service pa. So hindi ko alam ako yung buti hindi ako yung preacher at that time. Said. So go, what? Agad? Ang bilis naman. Mm-hmm. But you know, amazingly, my mom survived everything. Amazing. Survived everything. From that moment na talagang dineclare na ng doktor na mamamatay na siya. Mm-hmm. She can walk now. Wow. Naglalaban na siya. Naghuhugas, nagluluto. Amazing. Back to parang, normal routine. Parang walang trace na nangyari sa kanya dati na she's almost dead, you know. Mm-hmm. Gusto niya mamasyal.
problema, COVID. Kasi niya pumunta dito eh. Oo. Sabi niya, saan ka punta, Mitch? Sabi ko, masa church. Sama siya. Akala ko kung pasyal lang, sama talaga ako. Ay, ang taas ng kotse ko, di ba? Minsan, hindi siya makaakyat. Mm-hmm. So, inuunin niya yung puwit niya. Tapos, hindi ko kung anong magic ginagawa niya. So, ganun si mama. Mm-hmm. She's so happy right now. And, just give her what makes her happy. Uh-huh. I think that's very important. At this point in time, yung mga magulang natin, matanda na sila. They cannot move. They cannot take care of you the same way they're taking care of you when you were young. Hindi na ganun kalakas sila eh. And I believe na with the time that we have as young people, you know, tayo naman yung magbigay sa kanila ng oras. Ano ba yung 15 minutes at ba yung 1 hour, that's right, na matatanggal sa schedule mo that you can, you know, make them happy. That's right. Alam niyo po, tama po yung mga sinabi ni Kuya Mitch. You know, pain is inevitable. Pain is a natural part of our lives. And what could be more painful than losing the person that you really love? Hindi ba? Lalong-lalo na yung mga magulang natin. Kaya tama po yung sinabi ni Kuya Mitch. We have to, number one, to accept life as well as accept death. Second na sinabi ni Kuya Mitch is, dapat magkaroon tayo ng mga practical preparations. Okay? God has given us wisdom also on how to go through about life. So may naging mga practical preparations po si Kuya Mitch. And thirdly, ang ganda po ng sinabi ni Kuya Mitch on how he is helping si Mommy Virgie, his mom, right now on how to cope up with this, is spend time and invest time to the people that you love. Don't waste our time na, alam niyo, sa totoo lang, relationships are much more important than the jobs that you are having, than the fat paycheck, you know, than the responsibilities that you have. The most important thing in our lives are relationship. Kaya maraming salamat po, Kuya Mitch. Parang naiiyak ako dito sa studio, parang pinipigilan ko lang ang sikip po ng aking damdamin. But ako po, Kuya Mitch, are one of the people who is admiring you on how you go through these times of grieving and you are transforming it into times of refreshing. Kaya Kuya Mitch, any more advices po or last words po to our viewers? Don't make life so hard on you. Accept and move on. That's all. Thank you very much po. At tomorrow po, makasama niyo po kami muli sa Real Talk. Kasama po natin si Miss Hannah Lobaton. Ang ating pong topic ay bata-bata, paano ka ginawa? Kaya po, if you are mothers, if you are part of the Life Kids Ministry or any kids ministry, we want you to be watching us tomorrow. Maraming salamat po sa inyo, Kuya Mitch. Thank you very much din po sa Ancient Dynasty, sa Inspire Studios for really inspiring us. And of course, the Jimena family and the Asher Tribe Network. Muli po, ako po si Heather Tejada Arias, kasama po si Mr. Mitch Jimena para po sa ating Real Talk ngayong umagang ito. Marami pong salamat sa inyo.